Dahon tubo na sab ang tirada. Sutukil, ikan sa sinugba, tuwa, kilaw, ang tirada. Diridaplin sa dagat, astilan pagkalamiya. So good day people of the world. At dahil may gala tayo, ay nagtaya muna si Dongski ng Swertres. At pagkatapos namin dyan ay pumunta na kami sa Barrio Hayag dito sa Kandilan para bumili ng dahon tubo Balor 100. At eksaktong-eksakto din, natapos na yung pagbira ng pukot dito. On the spot na tayo nakabili ng dahon tubo dito. At may nakita din tayong kinilang syabay dito, kaya hindi napigilan ng ating bibig na tumilaw din para matikman natin kung gaano na tayo kasarap. Wah! At ito, bumili din tayo ng assorted fish dito, Balor 50. At yun na nga, binubo na sa silupin para magkasya yung binili natin. At ito yung makikita mo na dagat na nandito. Sobrang lawak pala ng dagat dito. At mas malawak pa ito kisa sa Nooko. At mas malaki din yung alon dito. Sakto to dito pang surfing. At pagkatapos namin yan bumili, ay pumunta na kami dito sa Changi. At makikita mo dito si Ate Klingkling na nagtitinda ng gulayan at saka panakutan. Palagi talaga kaming bumibili dito kasi napapamura kami. Este, nakakamura kami sa mura na bilihin dito. At yun nga, dinunol na nakin yung bayad ko. At pagkatapos nga namin dun bumili, ay dumaan na kami dito sa nakakalisang na tulay. Tsak pag nahulog ka, ay impas ka. At ito yung tinatawag na wooden bridge. At shortcut nga pala ito patungo sa konsulo. At yun nga, sa pagwailangan-langan ay nakaabot na tayo dito sa Mamadak area. Nadala-dala natin yung mga pagkain, nadadali natin para din may makain tayo dito. At yun nga, may hinatag pala si Kuya Sitoy dito na tatlong buti na RH Alam Studies. At dali-dali nga sinigregate ni Dongski yung mga isda na kikilawin at tutulahin. Kasi ito yung mga birada natin ngayon. Para sumarap nga talaga yung higop natin ng sabaw, ay kuhaan natin to ng tinai. Tsak pag hindi mo ito kinuhaan ng tinai, ay may pataban pa ito. Baka mabitin tayo sa pagkain, baka umamoy yung tae. At dali-dali na din tinadtad yung dahon tubo kung tawagin nito sa Kantilan. Ang tawag nga pala namin sa isda na ito ay diwit. Masarap ito sa prito, paksiw, sinugba. Comment down below sa kung anong luto ang mas gusto nyo. At yun na nga, tinulungan natin si Dongski dito maghinlo ng isda para mas madali tayo. At tuturuan ko kayo kung paano ang proseso para maghinlo, lalo na't kinilaw na tamban. Ito, kuhaan mo lang to ng ulo kasama ninyo yung tinae. Tapos pikasin mo yan sa kuko mo, pikasin mo, tapos bulikatin mo at kunin yung bukog pati yung silik sa buntot at saka dito sa silik sa tangkugo para wala ng bukog, para bunlis na lahat. At kung may matiramang bukog niyan, ay iwa niya yan. Kunti na lang, mahilis lang yan sa suka para sa malakas na mamulutan ay matikuka. At pagkatapos nga malinisan yung isda, ay yung lamas naman yung bibirahan natin para na din malunod yung mga lamas para sa tinula natin. At dali-dali na din nilunod ni Bro Sam yung mga isda. Iwan ko ba kung pakain ito? Ang haba-haba ng pagka-slice. At tignan mo nga naman, namumula-mula pa yung mga kamatis na nandito. At pagkatapos malunod yung mga lamas, ay tinakluban natin para hindi mahulugan ng tiki. Baka sa pagkain natin, higop-higop tayo ng higop ng sabaw. Tapos, at baka pagkaubos ng sabaw, ay doon mo na makikita yung kumakaway na tiki. Ay delikado na. And while nagbabukal ng tinula, ay dali-dali na din prepare yung kinilaw na bibirahan natin. Watcher nga pala tayo ngayon sa kanila. At tagabisbis lang tayo ng tubig para din may roll tayo ng konti. Ganitong pagka-slice nga pala yung tirada natin, yung bite size. Hindi ka naman mabubukog nito kasi yung bukog ay matutunaw lang yun sa suka na maasim, na mas maasim pa sa ating mukha. Una nga pala naluto yung tinula. Manamis-tamis talaga tong sinabaw na to kasi mahinog na kamatis. At yun na nga, continuous nga pala tayo binirahay at biniguasay dito sa pinrepair na para kilaw. Master talaga to si Dongski magtimpla ng kinilaw kasi dati itong manindahay ng isda sa merkado. At siya yung nag-unay magtimpla ng para kinilaw, lalo na't barilis ang tirada. At yun na nga, sinagol na lahat yung mga lamas at kinaraw na din para noot na noot ang sarap. Kaya't ito, hindi na tayo nakatiis at nakatulon tayo ng laway. Kung tingnan mo nga naman, yung nanonood ay naglalaway na din. Lasahan mo na kung okay na ay okay na. At pagkatapos nga matimplahan ni Dongski, ay tumilaw na naman siya sa pangalawang pagkakataon. Kaya yung panga niya ay bumukad na naman din. Kaya i-thumbs up mo na yan pag okay na ay okay. At pagkatapos nga masatisfy magtimpla yung kinilaw, ay nagdala na ng kutsara si Bro Sam. At ito, dinagit ko na yung kinilaw para tikman natin sa tabing dagat. At hindi tayo papayag na dalawa lang yung matitikman natin, dapat lima para sulit yung busog. At pagkatapos ko nga malasahan, ay tumams up na din ako. Yun na nga, may baon pala si Bro Sam dito na adobong kugita. Sakto to pang sima-sima, pang pulutan na din. Siya nga pala, inaantay namin yun si Kuya Sitoy dito. Hindi pa nakaabot sa tagpuan, kaya binirahan na namin kasi alas 11:30 na. Sakto na yung gusla kasi sakto na yung kainan, kasi mainit-init pa yung sabaw at saka presko pa yung tirada ng kinilaw dito. Kaya ito, nag-ikis-ikis na yung mga kamay para makakuha ng pagkain. At kung may hahabol man, ay hindi naman natin to mahuhurot kasi kunti naman yung mga bodiga natin. Kumuha nga pala ako ng kinilaw dyan, tapos sinunod ko na yung tinulang isda. At ano pang hinihintay natin, kaya pakals na. Sarap talaga maginamay kahit hindi ka nahugas ng kamay kasi dagdag to vitamin sa ating tiyan. Kumuha nga pala ako ng kamatis sa tinula, hindi nag-aso-aso. Pero sa pagkain ko ng kamatis,
kamatis ay napaluha ako sa kainit sa kamatis at hindi ko namalayan mainit pala ang loob sa akin ng kamatis. Kaya napautong tayo ng 5 segundo. Sa kainit-init nga naman ang kamatis nga hindi nag-aso-aso. At ito na nga, nakahabol nga pala si Kuya Sitoy dito at daladala niya yung dahon tubo. At dali-dali kinuha ni Dongski para magpa-picture. Adi si Renia ito, isugba. Siya nga pala, nagsidatingan na yung mga tao na maliligo dito. At ispatid natin tong dalawang bibilabs na nandito. Shoutout sa inyo, Tintin at saka yung US. At yun na nga, may uberhang na nakasama sa atin na naghahanap ng sabaw ng buko. Kaya't ito, hindi na nagpatumpik-tumpik si Dongski dito at kinatkat na niya yung lubi na ang akala niya ay mubulang. Ilang ak-ak pa lang yung nakatkat ay nangurog na yung tuhod niya. Sa kabataan nga pala niya, noon ay paspas siya mukatkat nito. Nahihirapan talaga siyang akyatin yung puno ng nyug kasi puno na ng kapayas yung hilig niya. At kahit anong taas pa yan ng kapayas ay kikintuhin lang niya. Kahit dalawa man lang yung bunga. At yun na nga, nakaabot na siya sa taas at napag-isipan niya na bumaba na kasi nanghawi na yung tuhod niya. Kaya hindi siya nagpatinag bumaba nang walang dala at baka maulawan siya. Kumatkat ng lubi nang walang dala. At yun na nga, nilubag na niya yung butong at umidlas pa sa kanyang kamot at muntik na akong mahulog sa'yo. Yun na nga, nakakuha na nga siya ng 2 buko pero yung tuhod niya ay nangungurog pa din. Kaya ito na yung tinatawag na nahihirapan siya sa kalisod-lisod. At yun na nga, mas mataas pa nga yung relax niya kaysa manguha ng buko. 10 minutes pa huwag, tapos lubag 1 minute. Kaninong mukha nga pala yung madadaot dito sa pagpanguha ng buko. Pati nga ako, nakatingin lang sa kanya ay naguguba yung pagmumukha ko. Kasi yung mga katay ay naguba na yung mukha. Ang nasa isip ko nga pala dito ay maabsan tayo sa tag-iya at hindi nga pala tayo nakapananghid. At kahit mananghid man tayo ay hindi pa rin tayo papayagan kumuha ng buko kasi medyo alanganin pa yung pagkabutong. Pero yung mukha saktong-sakto na kunin. Ang ambag ko nga lang pala dito ay tawa lang ng tawa kasi tingnan mo nga naman, nahihirapan na siya panaog kasi yung ak-ak dito ay mahirap akyatin kasi lampas sa hawak yung ak-ak. Apat nga pala yung kunin dapat na butong pero tatlo lang yung nakuha kasi hindi na makaya sa mukha. At yun na nga, dali-dali na niyang ninaog yung lubi kasi nanghawi na yung tuhod niya at muna-muna na yung ginhawan niya. Pati ako na tumatawa lang ay muna na rin. At yun na nga, ginamitan pa niya ito ng pinagbabawal na teknik kasi hindi na makaya sa lakas ng katawan. Kaya pinigid na niya yung pagmumukha niya and then successful yung pangunguha niya ng buko dito. At kahit man ako, suguin mo paakyatin ng lubi ay hindi din ako papayag kasi nasanay na ako umakyat ng kapayas. At laking pasasalamat niya nang nakababa ng puno nang walang nangyari kasi pag nanghawi na yung tuhod niya sa ibabaw ay magpatihog na lang siya na parang lawa. Uman pre, mausap pa. Mabaw raman o. At yun na nga, tatlo lang yung kuha kaya hinakot na namin to sa tin. At ito, binuksan na ni Kuya Sito yung butong gamit ang kutsilyo. Pagkatapos mabuksan ay hinigop na yung una yung sabaw tsaka kinuskos na yung unod para note ang sarap. Kuta na nga sa pag-akit at paabrihon pa ni mo og butong. Aywa na, pasa ng kutsilyo diha. At yun na nga, wala nang umoy ang kanyang lakas kaya pinasan na niya yung kutsilyo sa akin. Taablihan na din siya ng buko para makahigop na din ng sabaw. Siya nga pala, wala nga pala ditong sundang kaya kutsilyo yung gamit natin. Dinuot lang natin yung kutsilyo sa buko tapos inislice na natin. Humok nang naman siya kasi medyo dabong-dabong pa yung buko. At ito, nabuksan ko na yung buko at hinigop ko na siya sa tabing dagat. At kahit sa ang angulo. At pag naubos mo nga yung sabaw sa buko nito ay i-expand yung chan mo dito. Gusto na niyang kainin yung buko kaya dinukduk niya ito sa bato para maabli. Naalang-alang pala niya binundak sa bato yung buko baka magkabalas-balas. Kaya binalik niya ito at nilugit niya sa kamay niya at inablihan. At sa kalagot nga niya na hindi maabli-abli ay kinanlat na niya sa kanyang chan at hindi pa talaga ito mabuksan-buksan. Kaya kinuha na niya yung kutsilyo at sinaksak na niya yung buko. At parang ginawa yung ice block yung buko. At yung kutsilyo ay ginawang ice pick. At pagkatapos nga doon ay kinanlat niya na parang paano maglaksi ng ilong. At yun na nga, nalaksi na yung bunot at nalaksi na din yung bagol at nabuak. At ito, kakainin niya na ito. Nakakain ka nga naman pero nagkahirap-hirap ka naman sa kalisod-lisod. Naluto na nga pala yung pinasugba na dahon tubo dito kaya binigwasan na namin to para pampulutan. At mas ganado talaga kumain pag nasa tabing dagat ka kasi parang every minute ka magugutom dito at para bang inaabsorb yung kinakain mo sa tanawin. Kaya't ito, naabsan kami dito ng mga ruling at pinakanta na din ni Bro Sam. At hindi nga pala tayo naligo ngayon kasi sobrang init. At kahit malandong yung area ay hindi din tayo magkumpiyansa, baka makakotis na natin yung sinugba. And shoutout na din sa solid followers na nandito. At yun na nga, paalipas oras nga pala tayo dito at nagduyan-duyan na din. Binantayan natin baka mag-overload tayo at mabundak yung lubot natin ng pagmumukha. At yun na nga, pataob naman
Tapos si Dudong kondisyon na ay pinapasa na niya yung parapernalyas para mamana siya ng isda. At tanawin natin ito kung may makukuha siya na isda. At kahit isa man lang na isda ay wala. Kaya umuwi na tayo nang walang kuha. Kaya sa forma lang tayo, meron. At yun na nga, nasulit na nga pala namin yung gala. Kaya dali-dali na kaming umuwi sa kanya-kanya naming mga lungga. Siya nga pala, paki-comment down below kung saan na nakarating yung mga video na ginawa natin. At shoutout nga pala sa lahat sa mga solid followers and lucky sharers. Daghang salamat sa inyo. And please follow, like, and share. Daghang salamat sa inyong tanan.